Kaninang alas 9:30 ng umaga ay muling naglandfall si Typhoon Egay sa Dalupiri Island ng Aparik, Cagayan. Sa mga susunod na oras, posible itong lumakas pa. At pagdating ng Lunes hanggang sa Martes, ito ay posible na maging isang super typhoon. Halos buong Luzon, nakatas po yung ating gale warning. Kasama po dyan ang malaking bahagi ng Visayas. Dahil nga po yan sa pinagsamang epekto ni Typhoon Egay at ng Southwest Monsoon o Habagat. So hindi pa rin po pwedeng pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Narito ang latest kay Bagyong Egay ngayon pong alas 11 ng umaga mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Kaninang alas 9:30 ng umaga ay muling naglandfall si Typhoon Egay sa Dalupiri Island ng Aparik, Cagayan. So second landfall niya na po ito dahil ang unang landfall niya ay kaninang alas 3:00 ng umaga. Doon naman po yan sa island ng Fuga, Aparik, Cagayan. So kasalukuyan nananalasa pa rin itong si Typhoon Egay sa malaking bahagi ng Northern Luzon, particular lalong-lalo na sa extreme Northern Luzon. Kaya pinaghahanda natin ating mga kababayan, we're hoping na by this time ay nasa safe po, nasa evacuation center yung mga kailangan pong lumikas at malayo po sa mga coastal areas. Samantala, yung natitirang bahagi ng Central Luzon, yung Central Luzon at yung Southern Luzon ay nakakaranas pa rin ho ng mga pag-ulan na dulot naman ng outer rain bands ni Typhoon Egay at maging ng Southwest Monsoon o Habagat. Pero nakataas pa rin ang ating tropical cyclone wind signal sa maraming bahagi ng ating bansa at iisa-isahin po natin yan maya-maya lamang. Ngayon ay meron din tayong LPA sa labas ng ating area of responsibility sa silangang bahagi ng northeastern portion ng Mindanao. Pero since malayo pa po ito, malaki pa po ang uncertainty niyan, pero ang abiso po natin, mag-antabay po tayo sa mga updates ng Pag-asa ukol sa namumuong weather disturbance sa Pacific Ocean. Samantala, narito naman ang satellite animation ng paglandfall ni Egay sa Dalupiri Island. Kanina nga pong alas 3:00 ng umaga ay naglandfall ito sa Fuga and afterwards ay nagwabol po ito ng bahagya. Tapos ngayon po ay naglandfall dito sa halos sa northwest portion na island dito sa Dalupiri Island ng Aparik, Cagayan. Based sa track natin, sa latest track po natin, halos northwestward o hilagang kanluran ang magiging pagtakbo nitong si Typhoon Egay. And by 24 hours tomorrow morning, asahan po natin malaking tsansa na nasa labas na ito ng ating area of responsibility. Bukas, inaasahan natin ang mata ni Egay ay nasa layo na po ng 260 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes, habang sa 48 hours ay nasa 655 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes, o nasa labas na po ng ating area of responsibility at nasa southeastern part ng China. Kaugnay dyan, ang signal number 4 nakataas pa rin ngayon sa northern portion ng Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northern portion ng Apayao, at sa northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 3 naman ang nakataas sa Batanes, rest of Cagayan, rest of Apayao, northern portion of Caringa, the northern portion of Abra, rest of Ilocos Norte, northern portion of Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa Isabela, rest of Caringa, Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of Abra, rest of Ilocos Sur, La Union, northern and western portions ng Pangasinan. Signal number 1 pa rin ang nakataas sa Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, rest of Pangasinan, sa Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan at maging sa Bataan. Signal number 1 din sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, northern portion ng Batangas, northern at central portion ng Quezon kasama ng Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur at northern portion ng Catanduanes. Samantala, posible pa rin ang storm surge dahil nga sa presence nitong si Typhoon Egay dito sa coastal areas ng Northern Luzon, particular ho sa coastal areas ng Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, at sa Ilocos Norte,
at portions ng Isabela at ng Ilocos Sur. Ito pong mga red shaded na coastal areas, yan po yung posible ang more than 3 meters height of storm surge. Kaya patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan at hindi po paaaring magstay malalapit sa coastal areas. Samantala, para naman sa ating rainfall forecast, para sa araw na ito, ang may pinakamalakas na rainfall na maaaring matanggap ay ang mga lalawigan na o ang northwestern portion ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, the northern portion ng Apayao, sa Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Again, mataas at malalakas po ang pag-ulan na inaasahan doon ngayon dahil sa presence ni Typhoon Egay. Samantala sa Batanes, northeastern portion and central portion ng Cagayan, rest of Apayao, western portion of Kalinga, western portion of Mountain Province, sa Benguet at sa La Union, maaari pong makatanggap o makaranas ng 100 to 200 millimeters of rainfall. So malakas na pag-ulan pa rin yan at pwede pong mag-cause ng mga pagbaha, maging mga landslides o pagguho ng lupa. Samantala yung 50 to 100 millimeters of rainfall, maaari pong maranasan sa rest of Cagayan, rest of Kalinga, rest of Mountain Province, western portion of Ifugao, western portion of Nueva Vizcaya, sa Pangasinan at maging sa Zambales. So, patuloy natin pinag-iingat ng ating mga kababayan dito dahil patuloy po ang magiging pag-ulan na dulot o direktang epekto ni Typhoon Egay. Sa atin pong rainfall forecast, based po sa ating GSM model, in the next 3 days, mapapansin po natin na unti-unting mag-i-improve ang ating panahon by the third day. Pero sa araw na ito, critical at crucial pa rin dahil sa Ilocos Region kasama ang Cordillera Administrative Region, maging sa ilang bahagi ng Central Luzon at sa western section ng Southern Luzon, patuloy pa rin po ang malakas na pag-ulan. Itong Northern Luzon, particular sa Ilocos Region at CAR, ay dahil po yan sa direktang epekto ni Egay, kasama na rin ang western section ng Central Luzon. Pero dito po sa Occidental Mindoro, Batangas, Cavite, maging dito sa Metro Manila, yung maulap na papawirin natin na may mga posibilidad ng pag-ulan ay dahil po yan sa habagat o southwest monsoon. Samantala, bukas, expect pa rin natin, may mga pag-ulan pa rin tayong aasahan, mga moderate to at times heavy rains dito po sa Bataan, Zambales, lalong-lalo na rin po dito sa Occidental Mindoro. So kung mapapansin natin ngayon hanggang bukas, mataas pa rin ang pag-ulang inaasahan natin sa Occidental Mindoro. Kaya patuloy natin pinag-iingat ang mga kababayan doon, lalong-lalo sa mga low-lying areas. Dahil ilang araw na rin po tayo inuulan dito dahil nga yan sa southwest monsoon o habagat. Then sa natitirang bahagi ng north ng Ilocos Region, may mga light to moderate rains pa rin tayo inaasahan hanggang bukas. Then by third day, ay bagyang nag-improve ng ating weather dito sa Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region, maging sa malaking bahagi ng Ilocos Norte. Pero yung western section ng Central Luzon ay makakaranas pa rin ho ng moderate to heavy rains by Friday ho yan. Kasama na yung Occidental Mindoro kung saan ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan pa rin. Nakataas din ang ating gale warning sa malaking bahagi ng ating bansa. So halos buong Luzon, nakataas po yung ating gale warning kasama po dyan ang malaking bahagi ng Visayas. Dahil nga po yan sa pinagsamang epekto ni Typhoon Egay at ng southwest monsoon o habagat. So hindi pa rin po pwedeng pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat, hindi pa rin ina-advise. Dahil po magiging maalon hanggang sa napakaalon pa rin ng kondisyon ng ating karagatan. Samantala, para sa heavy rainfall naman na dulot ng southwest monsoon, yung occasional and monsoon rains in the next 3 days ay posible pa rin sa western portion of central and southern Luzon, kasama na po ang Visayas. And again, patuloy at lagi nating pinapaalala sa ating mga kababayan, ang flooding o yung mga pagbaha at yung mga landslides o pagguho ng lupa ay posible, lalong-lalo na sa areas na highly susceptible to this hazard na na-identify po natin sa hazard maps and in localities that experience considerable amounts of rainfall over the past several days.